Kilala ang mga automatic na motorsiklo bilang isa sa pinakamabentang pang-commuter o pang-service na sasakyan sa Pilipinas. Ang mga scooter kasi o motorcycle na automatic ay mas madaling paganahin, pag-aralan at matutunan kung paano pagaganahin. Kaya naman bilang isa sa mga naghahanap ng magandang klase ng sasakyan, ibabahagi ko sa inyo ang top 10 automatic motorcycle scooter na dapat mong bilhin ngayong taong 2024. Mga motorsiklo na talaga mapagkakatiwalaan mo sa mahabang panahon. Di lang sa pagiging matibay epektibo nito sa marami, maging sa sulit na presyo at affordable price tag. Yan ang malalaman mo, pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po yung mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Suzuki Bergman 125. Ang pagpasok ni Suzuki sa kategorya ng maxi scooter ng mga motorsiklo sa Pilipinas ay isa sa mga pinakaabot-kayang opsyon para sa Pilipinong mamimili at naghahanap ng budget-friendly na motor na maxi type category. Ang Suzuki Bergman Street ang isa sa mga pambato nila mula sa makasaysayang pangalan ng Bergman. Ang Bergman Street ay isang bagong scooter mula sa Suzuki Stable na may tagline na maxi scooter, takayang-kaya mo. Nilagyan ng 125cc 4-stroke single cylinder, single over camshaft 2-valve engine ng Bergman Street at nagtatampok ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na pagsakay sa lungsod. At sa isang CVT na automatic transmission ito, ang pagsakay ay walang kahirap-hirap at nangangailangan lamang ng isang simpleng pag-ikot ng pulso upang gumana ito. May hanggang 8.58 horsepower at 10 Newton meter of torque ang nagagawa nito. Naka-air-cooled at fuel-injected engine ay simple at sapat na mahusay para sa pang-araw-araw na gawain sa paligid ng lungsod habang nananatiling makinis at madaling patakbuhin. Ang tangke ng gasolina nito ay may rating na 5.6 liter at ang Suzuki Philippines ay umaangkin ng hanggang sa 53.50 km per liter na fuel consumption nito. Ang chassis nito ay gawa sa bakal habang ang stopping power ay dala ng disc brake sa harap at drum naman sa likod. Ang Bergman Street ay mayroon ding combi brake system na sumasama sa harap at likuran para sa karagdagang pagpapahinto sa pagiging maasahan at lakas. Ang magulong ay cast aluminum na gawa at may diameter na 12 pulgada. Habang ang taas ng upuan ay nasa 780mm na access na kayang upuan hanggang sa 5'2 ang height. Kasama sa pagiging practical ng Bergman ang chubby hole o bulsa nito para sa iyong wallet at telepono. Pati na rin sa mga napakalaking 21.5 liter na espasyo sa underseat na malalagyan naman ng malalaking bagay gaya ng helmet. Para sa kabuong presyo mga kaibigan, ito ay nagkakahalaga sa 82,900 pesos sa kasalukuyan. Honda ADV-160. Pinakilala ng Honda Philippines ang ADV-160 sa lokal na merkado noong Oktubre 2022. Sa layunin nito ang palakasin ang presensya nito sa segment ng scooter sa bansa. Nilagyan ng Japanese brand ng bike na ito ng mga advanced na features na nakasuot ng stilong adventure ready. Ngunit sa huli ay nakatuon para sa kahit saang urban jungle. Ang Honda ADV-160 ay may mga cool na feature tulad ng LED headlight na may kasamang position lighting, LED taillight at hazard lamp pati na rin ang Honda Smart Key System at keyless entry para sa kaginhawaan. Scooter na ito ay may 28 liter na luggage box compartment, may seat stopper, adjustable windscreen protector, front console box na may power outlet for charging system, at full digitalized meter funnel gauge para sa impormasyon o mga detalyeng makatutulong sa oras na ikaw ay nakasakay dito. Ang nagpapagana sa Honda ADV-1000 ay ang isang 159 cubic centimeter displacement nito na may 4-stroke single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na makina. At isang liquid-cooled na cooling system para sa kahit malalayong biyahe ay tatagal. Nilagyan din ng ESP Plus engine technology para sa tahimik na pagpapaandar at matipid na konsumo nito. Na ipinaris naman sa fuel supply system na PGMFI o Program Fuel Injected. Ang kabuuang mil ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type na transmission at nakakapaglabas ng 15.6 na horsepower at 14 Newton meter ng torque. Kaya ang kabuuang top speed nito ay umaabot ng 128 km per hour. At may fuel consumption naman na 40 km per liter.
Sulit na sulit itong Honda EDV sa 8 liters na fuel tank capacity nito. At ang nagpapaganda pa sa Honda EDV ay ang matatag sa malulubak na mga suspensions sa pamamagitan nitong telescopic na front fork at rear twin shock with sub-tank na suspensions nito. Ang kaligtasan ng rider nito ay binibigyan ng front at rear disc brake na nilagyan ng opsyon ng alinman sa anti-lock braking system ABS o isang combination braking system ng Honda. Sama rin dito ang idling stop system na ginagawang mas matipid sa gasolinang scooter na ito. Ang kabuang ground clearance nito ay nasa 165mm at may seating height ito na 780mm. Kung naghahanap ka ng isang powerful motorcycle scooter, isa sa magugustuhan mo itong Honda ADV160 sa kabuang presyo nito na umabot ng 166,900 pesos dito sa bansa. Honda Click 125. Ang Honda Click 125 version 3 ay ang pinakabagong pag-update muli ng Honda sa linya ng Click na motorsiklo nito dito sa bansa. Naka-retailing sa estimated price na 85,900 at ito ay kasalukuyang inaalok sa isang standard na variant sa Pilipinas na may apat na mga pagpipilian sa kulay. Ang 2023 Honda Click 125 ay pinapagana ng isang 125 cubic centimeter liquid-cooled na makina na nagtatampok ng ESP Plus engine technology ng Honda. Kasabay ng kanilang ACG starter at PGM-FI na teknolohiya sa gasolina upang makapaghatid ng mataas na performance at mas mataas na fuel efficiency na may mababang emisyon. Ang bagong Click 125 ay nilagyan din ng mga creature comfort tulad ng fast charging port sa console box at isang all LED lighting system at may kasamang underseat compartment luggage room na 18 liters. Para sa kaligtasan ng Click 125 ay nilagyan ng combi braking system at malakas na brake force na nag-aalok ng pangkaragdagang kaligtasan sa mga sitwasyon na nangangailangan ng buo o agarang pagpepreno. Ang modelong ito ay binansagan ding game changer dahil sa mga sitwasyon na kung saan itong Honda Click 125 ay lubos na mapapakinabangan ng marami sa pagdi-deliver, service sa pang-araw-araw, pamamasyal at gamit sa long ride ng ilan nating mga kababayan. Dahil sa mga nilalaman na lubos na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino, kaya tuloy isa ito sa first choice motorcycle dito sa bansa. At sa kasalukuyan, ang kabuang presyo nito ay nagkakahalaga ang 85,900 hanggang sa pinakamataas pa. Yamaha Patio 125. Ipinakilala kamakailanlan ng Yamaha ang pinakabagong miyembro ng Mio Scooter Range sa anyo ng Patio sa halagang 88,900 lamang. Ang bagong Fatio ay nagtatakda sa sarili bukod sa iba pang entry-level na hanay ng scooter ng Yamaha Motors. Salamat sa mga bagong modelong ito na nagbigay ng pag-asa sa mga kababaihang magmaneho ng mga motorsiklong scooter na medyo class at oldie siyang datingan na mas affordable sa karamihan. Ang premium na features at kahangahangang teknolohiyang idinisenyo upang ilabas ang pagiging natatanging kalidad sa bawat individual. Ang pinakabagong Fatio ng Yamaha ay idinisenyo din upang matugunan ang patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan at para maisakatuparan ang mas mabilis na paraan ng transportasyon sa panahon ng on-the-go na henerasyon ngayon. At itong modelo ay pinapagana ng isang fuel-injected type na 124.8 cubic centimeter displacement capacity na single-cylinder engine na gumagawa ng 8.3 horsepower sa 6,500 rpm at 9.9 Nm ng torque naman sa kada 5,000 rpm. Habang ito naman ay isinasama sa Blue Core Technology na idinisenyo ng Yamaha, ay lumalabas ang pagiging malakas na hataw at matipid na fuel consumption nito. Ang average na bilis ay umaabot ng 105 km per hour at may fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Hindi rin nawala sa scooter bike na ito ang bagong hybrid capability power, tulong na gumagamit ng baterya sa loob ng 3 seconds sa matinding acceleration. Kasama sa iba pang mga amenity nitong modelo ay ang Yamaha Wiconic Smart Key System, electric power socket, LED headlight, hazard lamp, maluwag na 7.8 underseat compartment storage nito at ang 5.1 liter fuel tank capacity ay nagbibigay dito ng napaka-convenient na pakiramdam sa makakagamit. Ang Mio Fatio ay gumugulong sa mga tubeless na gulong
naka full digitalized speedometer at BlueCore hybrid technology. Ang retro style na katangian sa palabas ay nagbibigay din ng isa pang atraksyon sa motor na ito para mas tangkilikin ng marami sa kabuang presyo na 88,900 pesos lamang. Alright. Honda Click 160. Isa sa mga ipinagmamalaki ngayon ng motorsiklo ng Honda ay itong Honda Click 160. Ang mas pinagwapong modelo mula sa old version 150cc ay ginawang mas futuristic na rin ng mga katangian. Hindi lang mas malakas na makina ngayon, pati ang bagong external front design ay talagang nag-trend at nakaagaw ng atensyon sa marami. Ang paglabas nitong modelo ay sadyang inabangan mula Indonesia ay dinala sa bansa para magamit ng mga naghahanap ng mas malawak na katangian kumpara sa small brother na Honda Click 125. Ang game changer na ito ay nagbibigay ng mas convenient na pagsakay, sinamahan ng malalapad na front footboard, mas malaking underseat storage at may kasama na ring USB charging port. Ang maluwag ding mga bulsa sa harapan at mga sabitan na hook ay mas binibigyang halaga ang mga bagay na dinadala natin sa araw-araw at pwede mong isabit dito. Ang Honda Click 160 ay nilabas sa bansa na may isang variant na standard at kasama sa mga ini-redesign dito ang instrument meter panel gauge, mga ilaw na mga naka-LED type at mas malalaking sukat ng gulong nito na ngayon ay 100x80R14 sa front habang 120x70R40 naman sa rear. Ang bawat gulong ay sinusuporta ng mga reliable suspensions gaya ng telescopic fork, swing arm, single shock absorber. Para naman sa pangkaligtasan, ito ay sinamahan na rin ng braking system na disc type sa front at drum brake naman sa rear, na sinusuporta ng isang combination braking system kung saan mas nai-enhance ang magandang paggamit ng brakes sa mga biglang pagpipreno. Itong modelo ay pinapagana ng 157 cubic centimeter na displacement kasama ang naka-single cylinder, 4-stroke, 4 bulbs at single overhead camshaft na makina nito, na nilagyan ng ESP Plus engine technology ng Honda. Siyang nagpapaganda naman ng takbo ng makina. Ang fuel supply system na PGM-FI ay tumutulong din para mas mapatipid ang konsumo ng gasolina na dinadala naman ng isang CVT type na transmission nito na kayang gumawa ng 15 horsepower at 13.8 Nm ng torque. Mas maging mabilis ang mil kesa sa dati. Ngayon ay tumatakbo ng hanggang sa 125 km per hour. Ang fuel consumption naman nito ay nag-stick sa 5.5 liter pero matipid ang konsumo. Ay umubos ng 1 litro sa layo na 45 kilometer. May dimension na para lang din sa height natin. Ang isang seating height na 778 mm ay kayang upuan ng hanggang sa 5'3". At nagkakahalaga ito ng hanggang sa 123,900 pesos dito sa bansa. Yamaha Aerox 155. Ang Yamaha Mio Aerox 155 ay isa sa pinakamakapangyarihang automatic scooter sa lokal na merkado ngayon. Ang presyo ay mula sa 124,900 hanggang sa 145,900. Depende sa kung aling variant ang bibilhin mo. Ang Mio Aerox ay maaaring i-personalize sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa kulay nito tulad ng Black Raven at Race Blue. Sa mga pagpipiliang hanay kasama sa mga tampok nito, ang Mio Aerox 155 ay may front hydraulic single disc brake para sa dagdag na lakas ng paghawak ng mga brakes sa panahon ng momentum ng pagpipreno. Mayroon ding mga LED na headlight para sa mahusay na paningin sa oras ng gabi at isang stop and start system upang palakasin ang iyong fuel economy. Bilang pinakamakapangyarihan sa lineup ng Mio, ang Aerox ay pinapagana ng isang 155 cubic centimeter displacement nito, naka-liquid-cooled 4-stroke single overhead camshaft 4 bulbs engine na gumagawa ng 18 horsepower at 14 Nm ng torque. Pagkatapos ay ipinares ang makina nito sa automatic na may kapares ding V-belt. Ang kabuuang makina ay sinamahan pa rin ng BlueCore technology ng Yamaha na kung saan tulong para mas mapaganda at balanse ang konsumo ng gasolina. Ang kabuuang bilis itong Yamaha Mio Aerox ay umaabot ng 125 km per hour. Sa loob ng maraming taon, ang modelo ay hindi pa rin nawawala sa mga pinagpipiliang motorsiklo ng bawat Pilipino sa bansa. May fuel tank capacity ito na 5.5 liter at kumukonsumo ng 35 km per liter. Ang mga bagay na magpapasabik naman sa mga mamimili ngayon ng mga motorsiklo ay ang pagiging komportable at user-friendly nito. Mas maraming access gawa ng Bluetooth o Wi-Connect system,
Asama ang USB port charging system nito at very informative na digital instrument panel gauge. Para naman sa pangkaligtasan, ang isang variant na SABS ay nilagyan ng anti-lock braking system. Suporta sa makapit na brake at sa biglaang pagpipreno nito. At para sa dimension, itong modelo ay nakakuha ng mas mataas na ground clearance na 145mm at seating height na 790mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4 flat ang height na nagkakahalaga sa 124,900 mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na halaga na umabot ng 145,900 pesos dito sa bansa. Honda PCX160. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga scooter ay ikinatigurya bilang pangunahing transportasyon sa bansa. Ngunit sa kaso ng PCX160 ng Honda, nakakapanghinayang gamitin sa pangbara-bara. Gayunpaman, alinsunod sa mga kaparehan nito, itong motor ay maaari pa rin namang gamitin sa kahit saang lakadman, pang-service, pamamasyal at sa long ride. Ang pagkakaiba nga lang nito ay ipinanganak ang motor bilang isang touring maxi scooter na para sa syudad. Inilabas ito sa bansa noong 2018 sa iisang variant ng ABS at may makina na 150cc. At ngayong 2022, ang bagong pag-update mula sa panlabas hanggang sa kaloob-loobang bahagi nito na ngayon ay isang PCX160 ay unang kukuha ng iyong pansin sa pamamagitan ng malaki at sharply styled na LED headlight at taillight nito. Pagkatapos ay ang sapat na padded na upuan nito ay idinisenyo para sa parehong ginhawa at kontrol ng rider. Mayroong smart key system, LCD digital instrument panel, storage box console na may outlet kung saan maaari kang mag-charge ng gadget. Sa ilalim ng upuan ay may 28-liter na compartment na para sa anumang sukat ng helmet. Ang mill nito ay pinapagana ng 157 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine na kayang gumawa ng 15.8 horsepower at 40 Nm ng torque. Ang power output nito ay inilalapat sa pamamagitan ng continuously variable transmission nito. At ang kabuuang bilis na nagagawa nito ay umaabot naman ng 125 km/h na kumukonsumo ng 45 km sa kada isang litro ng gasolina. Bukod sa mga nabanggit na LED lights at malaking capacity ng makina, pinapanatiling ligtas ng PCX ang rider nito gamit ang anti-lock braking system o ABS na konektado sa front wheel disc brake at nakabalot sa kabuang sukat ng gulong na 130x70R13. Ang rear brake ay pareho ng naka-disc brake na nakabalot naman sa kabuang sukat ng 110x70R14. Ito ay parehong sinusuporta ng magagandang klase ng suspension. Sa front ay naka-telescopic habang ang dual shock absorber naman ang nasa rear suspension. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 131,900 sa standard variant habang 149,900 naman para sa ABS na variant nito. Honda Airblade 160. Sa makabagong disenyo nito at maraming kagamitan, siguradong maaakit ng Honda Airblade 160 ang maraming batang rider na nagsisimula pa lamang gumamit ng automatic motorcycle sa ngayon. Sa local market, ang scooter na ito ay ginagawang available gamit lamang ang isang ABS variant na may retailing price na 119,900 pesos. Kapansin-pansin din sa bike na ito ang maraming mga modernong tampok para sa presyo nito. Kabilang dito ang all LED lighting system, smart key kasama ang keyless start at digital ang panel gauge, U-box para sa karagdagang storage at power socket para sa mga recharging device. Sama naman sa mga security features nito ang alarm system, side stand cut-off switch at engine check. Maliban dyan, itong Honda Airblade sa panibago nitong pag-re-update mas naging kulang disenyo. Hindi nawala ang dating hugis ng body figure, mas matalas na frontal piece for better aerodynamic. Ang napapagana sa Honda Airblade 160 ay isang 157 cubic centimeter displacement, single overhead camshaft, liquid cooled at may ESP Plus engine technology na nagpapalabas ng 15 horsepower at 14.6 Nm ng torque. Ang power output ay inilalapat sa pamamagitan ng isang CVT type na transmission na B-belt at nag-aatid ng top speed na 125 km/h. Tulad ng dati ang modelong ito ay may katipiran pa rin sa fuel consumption na 4.5 liter ang fuel tank capacity nito.
ay kayang ubusin sa loob ng 202.5 kilometer na takbo. Tulad ng ibang 160cc ng Honda, para sa kaligtasan at seguridad, ang scooter ay nilagyan din ng anti-lock braking system, isang makapit na brake disc sa front habang naka-drum brake naman sa rear brake. Suzuki Avenis 125. Isa sa mga bagong motorsiklo ng Suzuki dito sa bansa itong Avenis. May panalong features at naibang pormahan. Inilabas ito sa bansa noong 2022 sa apat na klase ng kulay na pagpipilian. Sa mga hindi nakakalam, isang Suzuki motorcycle brand sa mga hinahangaan pagdating sa paggawa ng mga transportasyon gaya ng motorsiklo na kung saan ang tibay at ang katipiran ang mas tinututukan. Kaya naman mas nakilala at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang brand sa bansa. At gaya nitong Suzuki Avenis, nilagyan ng modelo ng reliable specs and features gaya ng magandang klase ng makina na nilagyan din ng SEP technology o Suzuki Eco Performance na tumutulong para sa mas maayos na arangkada at mas matipid na konsumo ng gasolina. Pinapagana itong modelo ng 124 cubic centimeter na displacement at single cylinder four stroke 2 valves na ginamitan ng air-cooled type na cooling system na kayang gumawa ng 8.5 horsepower at 10 newton meter ng torque. Base na rin sa ilang test drive at mga owner na nakagamit na, ito ay kayang tumakbo ng bilis na 110 km per hour. Ang fuel tank capacity naman ito ay 5.2 liters, ay malayo-layo na rin naman ang mararating mo gamit itong motor. Sa average fuel consumption na 45 km per liter, magandang makina kasama ang matitibay na suspensions na inilagay. Isang telescopic fork para sa harap at single na shock absorber naman para sa likurang bahagi. Ang kabuuang mga detalye nito ay sinamahan din ng mga convenient features gaya ng mas maluwag na underseat storage, may console pocket at kasamang USB port charging system. Mas pinapanatili namang visibility kahit sa madidilim sa pamamagitan ng mga naglalakihang mga ilaw nito sa harap at likod na mga naka-LED type. Ang braking system ay sinamahan din ng naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likuran para sa mas makapit na pagpupreno. Ito ay kasalukuyang mabibili mo sa halagang 80,900 pesos dito sa bansa. Yamaha NMAX 155. Inilunsad sa Pilipinas noong nakarang 2015 ang Yamaha NMAX 155 scooter ay isa sa malakas na ibinibenta ng brand sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Sa malinis na itsura kasama ang decenting performance nito, tiyak na dadalhin ka ng scooter na ito sa malalayong lugar dala ang komportabling pagsakay ng may higit na kumpiyansa. Ang urban commuter na ito ay nagkaroon ng anim na klase ng kulay kabilang ang Midnight Black, Tech Camo at Pantone Blue para sa mga non-ABS na variant nito. Habang ang nangungunang linya ng ABS ay makakuha ka ng kulay na Tech Camo, Matte Red at Midnight Black color na mga opsyon. Sa kasalukuyan, ito ay inaalok na may dalawang variant na magpipilian katulad ng isang standard variant at ABS na variant. Ang mga presyo ay mula sa 125,000 hanggang sa 150,000 pesos. At ang nagpapagana sa modelo nito ay ang isang 155 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke single cylinder, 4-valve single overhead camshaft na makina na gumagawa naman ng 15.18 na horsepower at 13.9 Nm ng torque na ipinapadala sa pamamagitan ng CVT na type na transmission. At sa tulong din ng mga makabagong sistema nito sa makina gaya ng VVI at Blue Core Technology na siyang nagpapalakas ng output at nagpapatipid na rin ng konsumo ng fuel, para sa kabuuang bilis ay naitala ang 125 km per hour na top speed nito, habang 35 km per liter naman ang fuel consumption. At may malawak na fuel tank capacity na naglalaman ng 7.1 liters. Ang komportabling cruiser na ito ay may kasamang isang decenting dami ng mga tampok kabilang ang LED headlight at taillight na LED na rin, sa dagdag na estilo at mahusay na paningin sa oras ng gabi. May kasama na rin hazard lamp para sa agarang visibility sa kalsada. Bukod dito ay nilagyan na rin ng mga digital panel gauge para sa modernong katangian na mas malaki kaysa sa dating circular shape sa previous model. Kasama ang malaking underseat storage na nagbibigay naman ng extra spasyo para sa mga kargamento o anumang bagay na mapagkakasya mo dito.
pati ng mga console packet na sinamahan na rin ng USB port charging system. Para sa kaligtasan at iba pang mga features, makakakuha ka rin dito ng auto start and stop system para sa mas matipid na konsumo, keyless ignition at anti-lock braking system o ABS para sa kaligtasan. Sa eksklusibo lamang ng ABS variant ay makakakuha ka nito. Ang parehong gulong ay may sukat na 13 pulgada, naka-tubeless tires at alloy na rin. Nasa loob nito ang parehong disc type na front and rear brake, kasama ang magagandang klase ng suspension na ginamit dito. At sa modelong ito, hindi rin nawawala ang Y-Connect system sa pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa motosiklo. Ang kasalukuyang presyo nito ay mula sa 125,000 pesos hanggang sa 150,000 pesos dito sa bansa. Yamaha Sniper 155. Matapos markahan ng 15 taong nitong pamamayagpag, ngayong 2019 ng Yamaha Sniper 155 ay nagpapakita ng pagiging sporty kasama ang disenyo nito, kasama rin ang performance scrap para sa parehong karera at sa kalye. Ito ay isang alamat sa sarili nitong karapatan sa kategorya ng underbone dito sa Pilipinas. Sa lokal na commuter bike na ito ay ginagawang available sa dalawang variant na standard na nagkakalaga ng 121,200 pesos at R naman para sa premium variant na nagkakalaga naman ng 127,700 pesos. Maaring i-personalize ang Sniper 155 sa pamamagitan ng malawak na hanay na mga pagpipilian sa kulay, kabilang ang Black Raven, Racing Blue, Yellow Hornet at Matte Green. Makakuha ka rin sa commuter na ito ng disenteng dami ng mga features na kabibilangan ang mga pangunahing kaalaman gaya ng LED headlight, LED taillight at indicator light para sa dagdag na touch ng stilo at superior na paningin sa madidilim na kalsada. Lalo na sa oras ng gabi, dagdag pa makakakuha ka rin sa modernong katangian nito ng digital meter panel gauge. Ang nagpapagana sa Yamaha Sniper ay ang 155 cubic centimeter displacement nito na naka 4-stroke liquid-cooled single overhead camshaft at 4-valve na makina na gumagawa ng 15 horsepower at 14 Nm ng torque. Pagkatapos ay pinares sa makina na manual at isang 5-speed na variable gearbox. Ang mga tampok naman sa pangsiguridad at kaligtasan ng modelong ito ay ang slippery clutch, passing light switch, engine check warning at dalawang disc brakes sa front and rear brake nito. May kasama na rin hazard light para sa agarang visibility sa kalsada at mga suspensions na sobrang matatag kahit sa malulubak. Nagkakahalaga sa bansa ang kabuuang presyo nito ng 129,900 pesos. Honda Beat. Isa sa pinakamabentang motorcycle scooter ng Honda sa bansa itong Honda Beat. Ngayon sa panibagong pag-update sa modelong ito ay mas tinutukan ng marami lalo na sa kabuuang detalye ng makina at sa iba pang features na idinagdag dito. May bagong itsurang frontal piece at bagong shape ng naka-LED type na headlamp na nito. Kasama ang alinman sa mga sumusunod na features kabilang ang mas pinalaking underseat compartment storage na ngayon ay nasa 12 liters. Pinalaki na rin ang fuel tank nito na may 4.2 liters. Sinamahan na din ng convenient features gaya ng USB port charging system, ACG starter para sa mas tahimik na pagpapagana at new semi-digital panel gauge. Itong bagong Honda Beat ay pinapagana pa rin ng 110 cubic centimeter na displacement capacity na naka-single cylinder, 4-stroke at ipinaris ito sa isang fuel-injected type na fuel supply system at CVT type na transmission na kaya mag-produce ng 8.68 na horsepower sa kada 7,500 rpm, samang 9.21 Nm ng torque sa kada 6,000 rpm. Kaya ang average top speed nito ay umaabot ng 110 km/h. Matipid na itong modelo, yan ang naging tatak na sa marami na mas pinatipid palalo. Ang 4.2 liters na fuel tank capacity na nito ay kayang ubusin sa loob ng 252 km na layo ng itatakbo. Pagdating sa safety features, ito ay nilagyan din ng pass switch, shutter lock at ng engine check warning, kasamang mahigpit na kapit ng brake na ginamitan ng front disc type at rear drum brake. At ang mga gulong nito ay may kabuang sukat na 14 na pulgada, naka-tubeless tires at alloy na mags, habang mahigpit na nakakabit ang front suspension na telescopic fork at rear suspension na single-sided shock absorber. Itong Honda Beat 2023 model ay may dimension na para sa lahat
Ang kabuuan ground clearance nito ay nasa 146 mm habang ang seating height naman nito ay nasa 740 mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'2 ang height at tumitimbang lamang ng 93 kg. Ang kasalukuyang presyo nito ay naglalaro sa 74,000 hanggang sa 75,000 pesos dito sa bansa.